So hello guys, so mga welcome to my channel here. And today, alam ko naman na miss niyo ako sa ano sa ang pagbabalik niyo sa ano sa YouTube channel po. Wag po kayo magkalimutan mag-subscribe. Subscribe na po kayo. Ayun to ang YouTube channel and right here and down below. Bing! Alam ko na miss niyo ako dahil alam mo bakit sa maging thinking positive. Alam ko sa karamihan ng mga tao na hindi ko maitutuloy yung mga YouTube ko. Yung mga tao na gusto mo ano, maging successful din ako. So, I'm trying to be successful here on my YouTube channel po. Ang nangyari po kasi, di ko alam kung ano, di na kasi ako makakapalik sa ibabansa dahil ngayon, naging nahihirapan ako na pag-iisip ko kasi ngayon kayon. So, gusto ko na maging maayos talaga ng ano, ng maging successful ng YouTube channel. So, I'm trying to be trust myself. Gusto ko magtiwala sa sarili ko na kaya ko to kasi siyempre ayoko naman sabihin na sinasabi ng magulang ko na Peter, huwag ka maliwala sa isang ano sa isang social media. Kasi huwag ka magtitiwala sa isang ano bagay na kung ano meron ka. Magtrabaho ka ng totoo. Kasi ang sa akin lang naman kasi, gusto ko talaga maging ano, sikat talaga. Kasi yun ang maging dream ko. Kasi ang nangyari po kasi sa akin talaga, gusto ko talaga imatuloy yung ano, na maging YouTube ko talaga. So, well, I'm trying to be na maging proud din sa akin nararamdaman ko. Alam ko medyo nahihirapan kasi ako sa mga ganyang bagay. Kasi nagtrabaho ako dito sa ano sa Converge. Yan. Kasi may mga tao na nagtatrabaho ako doon, medyo nahihirapan ako doon sa mga ganyan. Pero pangalawa, nawala na kasi ako sa ano sa Converge. Alam mo bakit? Kasi naiinis ako doon sa ano na leader ko, marami ako na mga binagdadaanan para about sa akin. Kaya ngayon nag-resign, hindi na ako pumasok ulit. Ngayon pumasok din ako sa pinsan ko na sa kampo. Ito yung sa kampo, gusto niyong kumain dito sa down below here. Kaya sorry sa mga kaibigan po, sorry po sa inyo sa mga nangyari sa akin sa isang maging bad positive ng maging bad thinking pa sorry mga yung thinking na parang bad na bang ano yung basic ano ng pag-iisip ko, medyo masama naman bang nangyari sa akin talaga sa pag-iisip ko. Hindi ko alam kung naging successful ako kung maging positive ako. Kasi sabi ng ibang tao, tama naman sinabi niya, ang opinion niya na magtiwala ka sa sarili mo. Wag mong dindihin yung ibang tao na umero sa iyo. Basta keep going na magtatrabaho ka. Kaya ang gusto ko na mangyari is gusto ko lang naman ma-share naman na experience ko. Siyempre mayroon ako nang nasira about sa akin sa real part ng relationship ko dati, nasira ko dahil nakipag-cheat sa akin noon. Kaya no last year, hindi ko naman tangki. Wala na kasi akong, kahit na wala akong jowa, na wala akong tumatanggap sa akin ng ano, ibang babae na kung ano yung meron sa akin, wala. Kasi naintindihan ko naman yung mga ano na mga babae na ano yung gusto nila. Ako, I'm trying to maging part na maging successful na hindi nga magtitiwala sa akin. Kasi sa amin ng mama ko na kung di ko na tinanggap niya, ayaw niya ako na maging sumpa pumasok to sa maging part ng successful ko. Ang gusto ko lang mangyari is maging maayos talaga sa lagayan ko. Ayoko na makipag-usap sa mga maging negative mind ko. Kasi gusto ko lang pumasok talaga maging positive mind ko.
I'm trying na hindi ko na masusundin yung mga ng mga gusto nila. Ako gusto kong masundan ko yung sarili ko dahil part ng buhay ko to. Kaya pasensya po na gusto ko lang naman na everything na gonna be okay. Na nag-stay ako nang dito sa Pilipinas. Kasi naiintindihan ko ng mga minigdaanan ko bakit nasa iba bansa ako. Pero yung mga gusto ni Mami, sinundan ko, pero ayoko na kasi sundin yung mga gusto nila. Kasi ako nahihirapan ako sa mga feelings ko na yung mga sinundan. Tiniis ko yun ng more than 6 years na ako na sa Canada. Kaya ang gusto ko lang mangyari is gusto ko talaga maayos yung maligayan ko. Ayoko nang masundin yung lahat ng mga sinabi nila na about yung pamilya ko. Gusto ko lang naman yung mga try na yung feeling ko na ano yung gusto kong gawin ko. Yun ang part ng gusto ko, gagawin ko yun. Yung mga gusto din ng mga pamilya ko, hindi ko gagawin yun. Kasi siyempre, opinion yan. So, apart ng opinion yan, siyempre, ako naman siyempre, ayoko nang talaga masira yung sa mga sarili ko, buhay ko. Gusto ko lang talaga masundin talaga. Ang gusto ko na mangyari is, mag-stay lang ako sa Pilipinas. Gusto ko talaga mag-stay ng mag-isa ko. Ayoko nang nagkukuluhin na ako nila na ayoko nang kasing kuluhin yung pag-iisip ko. Ayoko nang talaga marinig ng kahit anong gulo about sa kung babalik ako sa Canada. Ayoko na. Gusto ko talaga mag-isa kasi lahat ng mga sinabi ko kay Mami na nang ganun, sasabihin yayabangan ako sa kasi yayabangan ako or something else na parang napapahiya ako sa mga part na sinabi ko sa kanya kay Mami ko na sorry kung napapanood yung Mami, siyempre mahal ko kayo kasi lagi kami nag-aaway kami dalawa noon sa part na yun. Sorry, pasensya na po kayo. Siyempre ay gusto ko talaga makatikim na sa sarili ko talaga. Ako gusto ko lang kung ano yung gusto kong gawin ko. Hindi yung ikaw lang masusunod, Mama. Hindi kahit ng nanay ka. Kasi gusto ko talaga part ng sa feeling ko. Ayoko na gawin yun sa'yo. Dahil part ng trabaho ko to. Part ng trabaho ko yun, gagawin ko yun. Hindi ka pwedeng ikaw lang masusunod. Siyempre, siya yung may boss ng may-ari, gagawin ko yung trabaho. Siyempre, pera ko yan eh. Siyempre, nung nangyari nasa Canada ako, sabi ni Mami, huwag kong gawin yan. Siyempre, part ng trabaho ko. And then, lumayos na ako sa mga trabaho to dahil na-finired na ako nila. Kaya sabi ko kay Mami, kung wala yung part ng trabaho, gagawin ko yun. Hindi ikaw masusunod. Hindi naman ikaw kung ano yung gusto mo gawin. Lalo yung ang tatay ko nun. Kasi nahihirapan ako sa mga na nararamdaman ko. Alam mo yun. Hindi ko alam ko na mga nangyayari sa akin. Lahat ng feeling ko, hindi ko na sorry. Lahat ng nararamdaman ko na ano yung nasira sa akin, pati sa ex ko. Nadamay na rin sa mga nangyari sa akin, hindi ko na matiis talaga. Kaya sorry kung mga nangyari ko ng mga situation na to na about sa akin. Gusto ko lang naman na ma-feel yung mag-iisa ko kahit na wala nang talaga ako. Kaya ang gusto ko na mangyari is magiging maayos sarili ko sa mag-iisa ko kahit nasa Pilipinas ako. Kasi alam mo yun, pag bumalik ako sa Canada, sabihin
o bitter, pahiya ka naman, pumalik ka naman, magtatawa ng ganon. Kung ano yung sinabi ni mama ko, ayaw nila yan. Kahit na magdadrive ako sa sasakyan, alam ko na yan, may lisensya ko, kahit na wala akong ganon. Kasi, part ng company, sa kapaniya, meron silang ano, ng insurance para mababayaran na din ako sa kanila. Hindi yung ikaw lang yung masusunod. Siyempre, ako naman yung magdadrive. Ng part ng trabaho ko, gagawin ko lahat yon. Kasi ang ayoko lang ng mga sinabi nila, ng mga negative nila, ayoko na. Nahihirapan lang talaga ako. So, sorry kung ito yung na-share ko lang talaga nasa feeling ko na kung ano yung mas nasisira sa akin. So, sorry, naiyak ako. Gusto ko lang naman na ibalik lahat ng mga nangyari sa akin. Gusto ko lang naman na mawala yung mga nangyari sa akin dahil gusto ko na mag-move on. Dahil nakaka-move on naman din ako, saka nakaka-relax din ako sa labas noon. Kahit sabihin, sinabihan ako na ng mga pasarap ako dito sa Pilipinas, gusto ko ma-relax yung ano, yung mga utak ko. Gusto ko naman din na ma-relax, mga move on. Sinasabi ko sa mama ko, kasi lahat ng mga nangyari sa akin, sasabihin na binigay, kung ano yung binigay sa akin ng mga parents ko. Sorry kung mga nangyari, parang napahiyan na rin ako dahil sanay na ako sa mga ganyan na nangyari sa akin noon. Kaya gusto ko lang naman magawa ko yung sarili ko sa opinion ko. So, sorry guys. So, thank you sa maraming salamat sa mga nangyari sa akin. So, sorry sa inyo lahat. So, ang ito ay magbabalik muna natin sa YouTube channel o sa part ng YouTube channel ko ngayon. I'm trying to my best na ano yung mga yung i-video ko sa ano yung meron sa akin tong ngayon. So ngayon sa yung motor ko ngayon ay okay pa naman. So ready to sell naman to. Kung gusto niyo interesado kayo na yung kukunin yung motor ko ay ito. Kaya bili niyo yung motor ko, gaya na logi ako, basta importante yung mabenta na yung motor ko. So thank you for watching and peace out and God bless.